Kumusta mga idol? This is Flip Trend Channel. Pag-uusapan natin ay ang bad boy import ng PBA na si JAMELLE CORNLEY, isa sa mga mahusay na naging import ng liga kung saan siya nga ang nakapagbigay ng kauna-unahang kampeonato sa Rain or Shine Elasto Painters. Halina't sabay-sabay nating panoorin ang naging kwento niya kung bakit hindi na siya nakabalik pa sa PBA. Pero bago natin simulan mga idol, ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Simulan muna natin sa umpisa mga idol. Ang 6'5 na si JAMELLE CORNLEY ay ipinanganak noong April 18, 1987. Isa nga siyang American professional basketball player. Pinasok nga niya ang larangan ng PBA ay noong 2012 Governor's Cup kung saan kinuha nga siyang import ng Rain or Shine Elasto Painters. Sa mga nakaabot nga dito kay JAMELLE CORNLEY ay sigurado na napabilib din kayo nito. All around nga ang pinakitang performance nito dati sa ROS. Mapa-opensa man o depensa ay wala ka na sanang hahanapin pa. Sa pangunguna nga niya noon ay nadala nga niya ang ROS sa number 1 position sa elimination na mayroong 8 panalo at isang talo lang. Pagdating naman sa finals ay ang nakaharap nga nila doon ay ang Bimig Llamados na pinangungunahan din noon ni Marcos Blakely. Umabot nga sa Game 7 ang series nila doon at yun nga, sa pangunguna nga ni JAMELLE CORNLEY ay nasungkit ng ROS ang kanila ang kauna-unahang kampiyonato sa PBA. Sa huling larungan nila doon ay umiscore itong si CORNLEY ng 20 points at 14 rebounds. Sa time na din yon ay masasabi ko na mas mahusay pa ang laruan niya noon kesa kay Marcos Blakely kung saan sa conference na yon ay siya nga ang tinanghal na best import at the average of 22.6 points per game at 11.6 rebounds per game. Hindi kilala si JAMELLE CORNLEY sa pagiging bad boy sa loob ng court pero nagulat nga mga PBA fan nang napabalitang inaresto nga daw itong si CORNLEY matapos nga daw manapak ng pulis. March 27, 2013 ay naabutan nga ng mga pulis ang mga basag na gamit sa hotel na resulta nga ng pagwawala ng ex-PBA import. Sinubukan nga ni PO2 Armando Lazatin na pakalmahin itong si CORNLEY pero imbis na makinig ay sinapak nga daw siya nito. Ayon naman sa pahayag ni CORNLEY ay ninakawan nga daw siya ng pera ng 3 Pinay na dinala niya sa kanyang hotel at ang nakuha nga daw sa kanya ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Mariin naman niyang itinangge na nanapak nga daw siya ng pulis dahil ayon sa kanya ay tinulak nga lang daw niya ito at nag-inarti lang dahil kung sinapak nga daw niya ito baka hindi na nga daw ito makagising pa. Pero hindi pa nga doon natapos ang pagwawala nitong ex-PBA import dahil nung dinala na nga siya sa presinto ay mas lalo pa siyang nagwala at dahil hindi na nga makontrol ang sarili nitong si CORNLEY at sa laki na din ng mamang to ay lampas 10 police officer ang nagtulong-tulong para maipasok siya sa kulungan. Kabilang nga sa mga kaso na naisampa sa kanya noon ay direct assault, malicious mischief, alarming scandal, resisting arrest at disrespect to person in authority. Matapos ang 6 na araw na pagkakakulong ay sa tulong ng ROS management ay pansamantalang nakalaya itong si CORNLEY matapos makapagpiansa ng 14,000 pesos sa kada kaso at dahil na nga sa pangyayaring yon ay hindi na nga siya muling nakabalik pa sa PBA. Sayang lang dahil naka-reserve na siya sana noon na maging import ulit ng Rain or Shine para depensahan ng titulo sa 2013 Governor's Cup. Ilang buwan lang ang nakalipas matapos nga siyang masampahan ng patong-patong na kaso ay noong October 2013 naman ay balik kulungan na naman siya matapos siyang ireklamo ng kanyang Pinay live-in ng pambubugbog nito. Ayon sa girlfriend ni CORNLEY ay tinangka nga daw siyang patayin nito. At ayon sa paglalahad ng biktima ay kinaladkad nga daw siya nito papunta sa banyo at pinukpok daw siya ng showerhead habang sinisigawan daw siya ni CORNLEY na papatayin siya nito. Dagdag pa niya na habang hawak nga daw siya ni CORNLEY ay inutusan siyang tawagan ng kanyang mga magulang at sabihin na papatayin nga daw siya nitong import. Hindi pa nga daw doon na kontento itong si CORNLEY at kinaladkad pa nga daw siya nito palabas ng bulkanate ng kanilang 15th floor na condo
mundo at itinulak pa nga daw siya nito. Buti na nga lang daw at nakahawak siya sa bakal. Nakiusap nga daw siya noon na lubayan na siya nito, pero imbis na makinig sa kanya ay patuloy nga daw siyang sinasaktan itong import at pinipilit na kunin ang kanyang cellphone. Nang hindi nga daw niya binigay ay kumuha nga daw itong si Cornley ng kutsilyo at itinutok sa kanyang leg. At nang hindi na daw makiusapan itong si Cornley ay inutusan niya na daw ang kanilang katulong na tumawag ng pulis. Ang mga pulis mula sa QCPD Station 11 ay kalaunang dumating agad at inaresto nga itong si Cornley. At nung inaresto na nga itong si Cornley ay mariin niyang tinatanggi ang ibinibintang sa kanya dahil hindi nga daw malinaw sa kanya kung bakit hinuhuli siya ng mga pulis. Siguro nung time na yon ay ang iniisip ng karamihan ay nagsisinungaling lang itong si Cornley dahil may nakaraang kaso na nga ito sa paglabag sa batas. Pero nung nalitis nga ang kaso ay ibinasura nga ng korte ang prostrated homicide charge kay Cornley dahil hindi sumipot ang girlfriend nito sa imbestigasyon ng kaso. Hindi din nakapagbigay ng pangdagdag ebidensya ang kampo ng girlfriend ni Cornley na patunay na totoo talaga ang binibintang sa kanya. At dahil na nga doon, ang 12,000 pesos lang ang naging piyansa doon para makalaya itong si Cornley. Nakapaghingi naman siya ng tawad sa pamilya ng kanyang ex-girlfriend, pero yung pulis nga na sinapak nga daw niya ay hindi siya humingi ng tawad. Dahil na nga sa mga nangyari sa kanya dito sa Pilipinas ay siguro naging malaking dahilan yon para sa kanya kung bakit hindi na siya nakabalik pa sa PBA. Sayang lang dahil kung hindi nga nangyari yon ay baka naging franchise import pa siya ng Rain or Shine at baka nabigyan niya pa ulit ito ng kampyonato. Yun lamang para kay JAMELLE CORNLEY mga idol. Isa ka din ba sana sa napabilib sa laruan ng import na to? I-komento nyo na lang sa baba at babasahin natin lahat yan. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para palagi kayong makapanood ng video tulad nito. Shoutout nga pala kila Aljon Arniego, Justin Mercado, Alvin Mausigsig, JC Brosas at kay Raf Raf Laila. Salamat mga idol sa walang sawang pagsuporta sa channel na to. Again, this is Flip Trend Channel mga idol. Salamat sa panonood.